morning po. Good morning sa bawat mga kapatid natin. Ayan, tayo po ay magsisimula na ng ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Minsan pa isang pinagpalang umaga sa bawat isa. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay mula ho dito po sa amin pong ika-anim na distrito sa Dorofit Church Parian sa pangunguna po ng amin pong butihing pastor na si Pastora Cheryl Silimanansala. Purihin po ang Panginoon. Nagpapasalamat ho tayo sa Diyos sapagkat minsan pa tayo po ay mayroon pong buhay. Ano po? Upang makapagbigay ng kaluguran at makapagpuri sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. At sa umaga pong ito, tayo po ay magpasimulang magpuri sa Diyos sa pamamagitan ng isang awitin. Hallelujah. Salamat po minsan pa sa buhay na inyo pong ipinahiram sa amin upang amin pong magamit para sa inyo pong kaluwalhatian. Salamat po Ama na ang inyo pong pag-ibig ay hindi nagkukulang sa bawat isa po sa amin. Tunay po Panginoon na anuman po ang mga kaganapan sa amin pong paligid, kami po ay patuloy na magtitiwala sa inyo sapagkat sa napakaraming panahon at pagkakataon ay ipinakita niyo po ang inyo pong kabutihan sa inyo pong mga anak. Kaya naman aming Panginoon, sa umaga pong ito minsan pa, kami po ay humihingi ng kapatawaran, Lord God, sa lahat ng mga pagkukulang namin pong nagawa sa inyo. At hinihiling po namin, aming Panginoon, na pangunahan kami ng inyo pong Santong Espiritu upang ang aking pong masambit ay purong mga salita lamang ng Diyos upang magbigay ng kalakasan, magbigay ng kagalingan,
at magbigay ng pag-asa sa bawat isang mga anak ninyo na nakikinig sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Marami pong salamat aming Panginoon sa inyo po ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Minsan pa, magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Tunay po na tayo po ay nagagalak, na tayo po ay mayroon pong pagkakataon na tayo po ay makapag-aral ng salita ng ating pong Panginoon. Amen po. Amen. Sapagkat pagkatayo po sa mga panahong ito ay nagbukas ho ng ating pong mga television, nakinig sa ating pong mga radyo, ano ho, at nagbasa ng diaryo, ay makikita ho natin palagi na ang bungad ho ay yung mga kaganapan na hindi ho maganda sa ating pong kapaligiran. Ano ho, hindi pa ho natatapos ang giyera ng Russia at Ukraine, ay nariyan na naman po na ginigyera ho ang bayan ng Diyos, ang Israel. Ano po? At bukod ho rito ay tuloy-tuloy din ho ang inflation o pagtaas ng mga bilihin. Ano ho, nagulat nga ho kami nung minsan bumili kami ng bigas. Sumunod na araw nung bumili uli kami, ang laki na nang itinaas. At alam ho natin yan na sa ating pong daladala minsan pag tayo po ay nag-grocery, kukunti naman ang ating pinamili, halos wala nang sukle ang ating pong pera. Ano po? Kaya't nauuso ho ngayon ang tinatawag na anxiety. Ano ho? Ang pagkabalisa. Ano ho? Sa bawat mga tao. Ano ho? At ang sabi ho ng World Health Organization ay nasa 4% ng global population ay nagsasuffer ho sa anxiety o pagkabalisa sa kasalukuyang panahon. Dahil po magmula nga ho doon ho sa nangyaring pandemic noong 2020 ay tuloy-tuloy ho ang mga hindi magandang balita na atin pong naririnig sa atin pong kapaligiran. Amen po. Kung kaya naman, ang salita ng Diyos ay hindi ho nagkukulang. At kung makikita ho natin, alam ho ng ating pong Panginoon kung ano ang mangyayari sa ating pong kapanahunan. Ano ho? Kung kaya't sabi nga ho sa banal na kasulatan, there are plenty of times, in fact, 365 times, the Lord commanded us not to fear. Ano po? Mababasa ho natin sa Biblia ang fear not ng 365 times sa Biblia. Ano po? Sapagkat bakit po? Sapagkat alam ng Diyos na maging ang mga Kristiyano ay dadaan sa mga panahon ng kabalisahan sa kanila pong mga buhay. Amen po? Kung kaya naman, ang mga katatakutan na naidudulot po sa atin ng kasalukuyang mga problema ng ating pong panahon ay kailangan pong magdala sa atin sa paanan ng ating pong Panginoon. Fear must draw us near to God. Amen po. At kung kayo po ay may mga tangang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa Filipos, kapitulo 4, mga talatang 4 hanggang 8. Philippians chapter 4, verses 4 to 8. At kung atin pong nasumpungan, ang sabi ho rito, ano ho? Mga galak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mga galak kayo. Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. Ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig,
anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Amen? Isang napakagandang mga talata mula sa salita ng ating pong Panginoon upang bigyan po tayo ng pag-asa sa mga panahon na tayo po ay dumaranas ng mga kabalisahan, sapagkat maaaring ang iba po sa atin ay dumaranas ng krisis sa kanila pong mga buhay. Maaaring may mga nawalan ng trabaho. Maaaring may dumaraan sa mga sakit at karamdaman. Maaaring ang iba ay balisa dahil sa mga sirang relasyon sa kanilang mga tahanan. Subalit isa po ang maliwanag, ang pinagagawa ho sa atin ng ating pong Panginoon. Makikita ho natin ang sabi ho sa panimula ng ating pong binasa, mga galak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mga galak kayo. Rejoice always in the Lord. Again I say, rejoice. Ano po, makalawang ulit na sinabi ho ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos na tayo po ay kailangang lagi pong mag-enjoy sa presensya po ng ating pong Panginoon. This is the very antidote for fear. Yan po ang panlaban ho ng mga Kristiyano kapag ho tayo po ay nagkakaroon po ng mga takot at pangamba sa ating pong mga buhay. Ang sabi nga ho ng Hebrew chapter 12 verse 2, fix your eyes unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ano po, kailangan po na lagi pong nakatiyon ang ating pong mga paningin sa ating pong Panginoon. Bakit ho? Sapagkat sa mga sandaling tayo po ay nakatuon ang ating pong mga paningin sa ating pong Diyos, ay nakikita po natin ang kalakihan ng ating pong Panginoon. And the problem shrinks to its original size. Ano po, lumiliit po ang ating pong mga problema at lumalaki po ang ating pong pagtingin sa ating pong Panginoon. Subalit kung kabaligtarin rin po ang nangyayari na tayo po ay nakafocus sa ating pong mga problema, ang nangyayari ho, tayo po ay natatabunan ng problema. At tila ba wala na hong pag-asa ang ating pong mga buhay. Kaya po iniuutos po sa atin ni Apostol Pablo sa kanya pong mga sulat sa mga taga-Pilipos na manatili ho ang ating pong mga paningin at huwag nating iwawalay sa ating pong Panginoong Hesukristo. Bakit po? Sapagkat sa mga panahon na tayo po ay nagugulumihanan at natatakot, kapag ka itinuon ho natin ang ating pong paningin sa Diyos, ay nakagagawa ho tayo ng mga imposibleng bagay sa tulong po ng banal na Espiritu. Naalala niyo ho yung account sa Matthew chapter 14 na matapos po magpakain ng Panginoong Hesukristo at ng kanyang mga disipulo dun po sa kanya pong mga tagapakinig nung siya po ay nag-sermon. Ano po? Matapos ho ang bahaging yon ng kanila pong gawain ay inutusan na ng Panginoon na pumunta sa kabilang ibayo ang kanila pong ang kanya pong mga disipulo. Ano po? At matapos ho na nung sila po ay nasa gitna na ng karagatan ay sumunod ho sa kanila ang Panginoong Hesukristo at siya ay naglalakad ano po sa tubig. At nung makita siya ng ilan sa mga disipulo at ang sabi ho ay there's a ghost. Ano po? At ang sabi ho ng ating pong Panginoong Hesukristo, huwag kayong matakot, ako ito. Ano po? At kung mapapansin ho natin sa talatang 28, kung hindi ho ako nagkakamali, sa mga talatang 28 hanggang 31, makikita ho natin ang conversation ni Apostol Pedro ho at ng ating pong Panginoon. At ang sabi ho roon, Peter said to him, Lord, if it is you, order me to come to you on the water. So he said, come. Peter got out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Ano po? Makita ho natin na nung sinabi ho ni Apostol Pedro, Panginoon, kung kayo nga ho yan, ay hayaan nyo nga po na ako po ay makapaglakad sa tubig upang lumapit sa iyo. At ang sabi naman ho sa kanya ng ating pong Panginoon, sige, halika, lumapit ka sa akin. Ano po?
And true enough, because Peter has his eye fixed on God, ay nagawa niya pong gawin ang isang imposibleng bagay. Nagawa niya pong makapaglakad sa tubig. Ano po? Subalit nung humampas daw po ang malakas na hangin, at maaaring nakita ni Apostol Pedro na lumalaki ang mga alon, sa halip na ang kanyang paningin ay nasa Diyos, ay ang nakita niya ay yung alon na maaaring maging sanhi ng kanyang pagkalunod. At bunga ho noon ay unti-unti hong lumubog si Apostol Pedro at siya ay humingi ng tulong sa ating Panginoon upang siya ay iligtas. Kaya mga kapatid, lagi ho nating alalahanin sa ating pong mga buhay, sa halip na ang mga kabalisahan ay palitan ho natin ng isipin ho natin ang mga ginawa ho sa atin ng ating pong Panginoon mula ho nung tayo ay makakilala sa Kanya. Sapagkat pagka ginawa ho natin yon, ang ating pong mga problema ay liliit at ang makikita ho natin ay ang kapangyarihan at ang kayang gawin ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. At ang isa pa pong bagay na kailangan po nating gawin, matapos po natin itoon ang ating pong mga paningin sa ating pong Panginoon, ay hayaan po natin na solusyonan ng ating pong Panginoon ang ating pong mga problema. May mga pagkakataon po kasi na talagang hindi po natin kaya. Amen po. Kaya ho ang sabi ho roon sa talatang 6, ano ho ng ating pong binasa, Philippians chapter 4 verse 6, ang sabi ho rito, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan niyo sa pamamagitan ng pananalangin na may pasasalamat. Amen po. We must let God solve our problem. Sapagkat alam ho natin na mas mayroon pong kakayahan sa atin ang atin pong Panginoon. Amen po. Wala hong pinagkaiba mga kapatid. May mga pagkakataon na kung tayo po ay mayroon pong mga sasakyan, ano ho, at mayroon ho tayong naramdaman na problema sa ating pong sasakyan. Dahil sa hindi ho natin kaya, dadalhin ho natin sa mekaniko. Amen po? At pagdating ho natin sa mekaniko, sasabihin ho natin kung anong problema na napapansin natin sa ating pong sasakyan. At matapos ho natin sabihin, kampante na ho tayo. Alam ho natin na pag inilabas natin, iniuwi natin ang ating pong mga sasakyan, ay maayos na. Ganoon po ang totoong paniniwala at pananampalataya sa ating pong Panginoon. Once na idinulog na ho natin sa Diyos ang ating pong mga problema at mga hinaing ay ipinarating na natin sa Kanya, ay magkaroon na ho tayo ng kapayapaan sa ating pong mga puso. Sapagkat alam ho natin na kaya ho ng ating pong Panginoon. Wala hong hindi kaya ang ating pong Panginoon. Pagpara po sa ikabubuti ng bawat isa po sa atin at sa ikaluluwalhati ng Kanyang pangalan, asahan ho natin na gagawa at kikilos ang ating pong Panginoon. Kailangan lamang po na tayo po ay matutong magtiwala sa Kanyang magagawa. Hindi ho sa ating magagawa, kundi sa magagawa ng Diyos na lumalang ng langit at lupa. Amen po. Ang isa pong ilustrasyon ng totoong pagtitiwala ay naalala ko po yung sinabi ho ng isa pong pamusong manunulat, Christian author, na si Harold Sala. Ang sabi ho niya, nung siya po ay mayroong pong speaking engagement sa Colorado, ay nag-travel nga ho sila papunta roon, at nang dumating ho siya, ang kanya pong sasakyang eroplano, maliit na private plane, ay bagito ho ang piloto. Hindi ho yung dating nagpapalipad ng eroplano pagka siya po ay sumasakay. Ano po? So, sa madaling salita, dahil siya po ay marunong magtiwala,
sa kailangan niyang magtiwala sapagkat kailangan niya hong makarating doon sa kanyang speaking engagement ay sumakay po siya. At siya po ay nanalangin at ang sabi niya po, Panginoon, kayo na po ang bahala. So, sa madaling salita, sila po ay lumipad na at nang dumaan po sila sa mountainous terrain, doon po sa mga kabundukan, ay nag-zero visibility ho sila. Nung nag-zero visibility ho sila ay lubhang nag-alala. Ang nakita ho ni Harold Sala na nag-alala ho ang kanya pong piloto. Ano po? At siya rin po, nung siya po ay tumingin sa salamin, ay nag-alala rin po siya. Ano ho? Sapagkat wala ho silang makita. At nung muli niyang sulyapan ang kanyang piloto, nakita niya na sa halip na nakahawak sa manibela ay binitawan ang control ng eroplano. At lalo siyang kinabahan at nag-alala at ang sabi ho niya, eh ba't mo binitawan kung kailan zero visibility tayo? At ang sabi ho sa kanya ng kanyang piloto ay, Sir, tayo po ay naka-autopilot. Amen po. Ganun po mga kapatid, ang kailangan ho sa ating pong mga mananampalataya. Once na ating pong idinulog na sa ating pong Panginoon, ay hayaan ho natin ang Diyos na siya pong magbigay ng solusyon sa ating pong mga problema. Huwag na ho nating balik-balikan, huwag na ho tayong palaging bumalik na nasuluhin natin ang ating pong mga problema. Maganda nga rin ho pagka mayroon ho tayong napagsasabihan ano po ng ating pong mga problema. Kaya't mahalaga po na tayo po sa ating pong mga kapatid ay napagkakatiwalaan ho tayo. Pagka sinabi ho na sa atin lang, talagang sa atin lang at huwag na ho natin ikikwento sa iba pang mga kapatid. Amen po? Ganun po. Sapagkat alam ho natin mga kapatid na pagka ho sinabi natin sa ating pong Panginoon, eh mayroon pong pakialam sa atin po ang ating pong Diyos na pinaglilingkuran. Amen po? Ang sabi nga ho dun sa 1 Peter chapter 5, verse 7, cast all your anxiety unto God, for He cares for you. Amen po? Mayroon pong pakialam, mayroon pong pagpapahalaga sa atin ang ating pong Panginoon. Kung kaya't sa pamamagitan ho ng ating pong pagdulog sa panalangin ay idain ho natin sa Kanya ang lahat ng mga problema, ang lahat ng mga bagay na bumabagabag po sa ating mga puso at isipan. Sapagkat ang ating pong Panginoon ay nagbibigay ho ng kapayapaang di mawari ng mundong ito. Ayon po sa ating pong binasa. And lastly, matapos ho na ituon ho natin ang ating pong mga paningin sa Diyos at ibigay natin sa Kanya ang ating pong mga kabagabagan, lastly, we must fill our minds with positive thoughts. Ano po? Punuin natin ang ating pong mga kaisipan ng mabubuting mga bagay, ng mga makalangit na bagay. Ano po? Ang sabi ho sa Philippians chapter 4, verse 8, doon po sa ating pong binasa, katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Mga magulang, mga kapatid, yan po ang nais ng ating pong Panginoon na ating pong isipin at bulay-bulayin sa ating pong mga buhay. Tunay po na sa ating pong kapanahunan ay talagang unti-unti nanlalamig po ang pag-ibig ng bawat tao sa kanila pong kapwa. Kagabi nga ho, nag-uusap kami mag-asawa, sabi ko ho sa kanya, alam mo ngayon napakahirap ng kumuha ng mga dokumento na kailangan mo sa mga public offices. Samantalang sabi ko nung araw, naalala ko si nanay, nagtatrabaho sa munisipyo. Pagka may nahingi sa kanya sa amin, sa barangay, nagtatanong sa kanya kung may magkano ang pagkuha ng sedula. Ang gagawin niya, sasabihin niya dun sa nagtatanong, sige hayaan mo, mamayang hapon, pag uwi ko, magdadala ako ng sedula. Sapagkat nung araw ho, nailalabas pa yung sedula sa munisipyo. At minsan ho, alas 8 na, may kumakatok pa sa bahay, kukuha pa ng sedula. Sabi ko sa nanay, ba't naman ho kasi nagdadala pa kayo ng sedula dito sa bahay? Yung wika ho ng aking inay,
anak, kawawa naman kasi, mamamasahe pa sila papunta dun sa munisipyo. Eh, alam mo naman, napakahirap ng buhay dito sa atin. Alam nyo po yun. Nung araw ho, naroon po ang ating pong malasakit at pag-ibig sa kapwa. Kaya nga ho, ngayon, sabi ko nga ho, minsan pagka nagpapatawag ho ang ating pong mga pastor, dapat ho, pag nagpatawag, kung may ibinigay na oras, naandun ho tayo sa tamang oras. Amen po. Bakit ho? Eh kasi ho, indikasyon yun na tayo po ay may pag-ibig sa ating kapwa, sa ating mga kapwa, mga kamanggagawa sa ubasan ng ating pong Panginoon. Amen po. Kaya ho, ang sabi ho ng ating pong binasa, punuin ho natin ang ating pong mga kaisipan ng mga positibong bagay. Huwag ho nating itoon ang ating mga isipan sa mga problema at mga suliranin na maaaring magdulot sa atin ng katatakutan. Ano po? Sapagkat alam ho natin na tayo po, kapag itinuon ho natin ang ating pong isipan sa ating pong Panginoon, ay mayroon po tayong kasiguruhan sa ating pong Diyos na pinaglilingkuran. Amen po? Bakit ho? Sapagkat po, ang sabi ho ng salita ng Diyos sa Philippians chapter 1 verse 6, I am sure of this, sabi ho ng Apostol Pablo, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Amen po? Sapagkat hindi ho tayo tinawag ng ating pong Panginoon upang iwanan lamang sa alanganin. Amen po? Kundi sa pasimula na tayo po ay tinawag ng ating pong Panginoon hanggang katapusan ng ating pong paglalakbay sa ating pong buhay Kristiyano, asahan ho natin, nakasama ho natin ang Diyos. Amen po? Because our God is the Alpha and Omega. Ang ating pong Diyos ay Diyos ng pasimula at Diyos ng katapusan. Kaya huwag ho tayong mag-alala, mga kapatid. Maaaring may mga pagkakataon na tayo po ay naigugupo ng mga problema at suliranin ng buhay na ito. Subalit panampalatayanan po natin na kahit minsan ay hindi ho tayo nawalay o nawaglit sa paningin ng ating pong Panginoon. Kung kaya't ano po ang dapat ho natin gawin? Una ho, ituon natin ang ating mga paningin sa ating pong Panginoon. Pangalawa, ibigay natin ang ating mga suliranin sa ating Diyos. At pangatlo, ay kailangan pong punuin natin ang ating pong mga isipan ng mga makalangit na pag-iisip. Amen po? At sa kahuli-hulihan, mararanasan ho natin ang di malirip na kapayapaan na nagmumula sa ating pong Panginoon. Kung kaya't ang sabi ho sa Philippians chapter 4 verse 4, rejoice always in the Lord. Again, I say rejoice. Manatili ho ang ating pong kagalakan at manatili po na nakatuon ang ating pong mga paningin sa ating pong Panginoon. Salamat ho sa salita ng Diyos na ating pong nabulay sa umaga pong ito. Tunay po na ang Diyos natin ay mabuti. Tunay po na ang kanyang mga salita ay kalakasan ng ating pong mga buhay. Amen po. Sige po, tayo po minsan pa ay yumuko at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat sa aming pong pag-aaral ay pinangunahan po kami ng inyo pong banal na Espiritu. Alam po po, O Diyos, na mayroon pong mga kapatid, may ilan po sa amin na dumaranas ng mga problema at mga suliranin sa buhay pong ito. Subalit salamat po na mayroon po kayong palaging mga salita na maaari po naming panghawakan upang magpatuloy ang aming pong pag-asa. Kung kaya naman, O Diyos, hiling ho namin sa umagang ito, nadagdagan niyo pa ang aming pong pananampalataya sa inyo upang sa mga sandali na kami po ay dumadaan, Panginoon, sa mga suliranin ng aming pong mga buhay, ay manatili po kaming matatag sapagkat mayroon po kaming mga salita niyo na aming pong panghahawakan.
Marami pong salamat. Patuloy na kayo po ang mag-ingat sa amin pong mga kapatid. Sa buong araw na ito, O Diyos, ay kayo po ang maluwalhati sa amin pong mga buhay. Tulungan niyo po kami na kami po ay magtagumpay sapagkat kayo po, O Diyos, ang aming kalakasan. Salamat po, Panginoon. Ang lahat po ng papuri, luwalhati at pasasalamat ay tanging sa iyo lamang. Ito po ang aming hiling at panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat po sa Panginoon. Minsan pa, magandang umaga po sa bawat isa. God bless everyone.